ito po yan. Yung araw po kasi na yon, dapat pupunta ako sa bahay ng girlfriend ko. Kasi matagal na kami hindi nagkita kasi pandemic nga. Habang ginugutin ako siya, tumawag yung girlfriend ko. Tinatanong anong oras daw ako pupunta sa kanila. Kasi hindi din ako nagpaalam eh. Nagugupitan ko yung si Aden. Kasi alam kong sandali lang yan gupitan. Bagong lahat, marunong ka ba gumupit talaga? Oo. Ako lang po nagugupit dito sa amin. Ah, so medyo marunong ka. Tanong lang, ikaw ba yung tipong mesh up ka talaga na... Wala po, wala po. Walang ganun. Wala so, ibig sabihin ako ito. Lang po talaga. Ah, okay. Saka natutong gumupit? Dito lang po sa amin kasi pandemic nga. Gaano ka nakatagal na ano marunong magupit? Oo, eto ka lang nung pandemic natutong magupit. Itong pandemic lang po o natutong magupit talaga, Ate Negi. Ganang tagal lang kayo magkaibigan? Ganang tagal lang kayo sample. Tatlong taon na po kami magkaibigan yan. Tapos sinira niya pagkaibigan namin dahil sa sinira niya sa buhok niya yan. Kausap mo yung girlfriend mo, tapos? Ayun po, nagagalit siya kasi ang tagal ko daw pumunta sa kanila. Eh, po, nakilaalin pa ako. Ginugupitan ko pa siya. Kasi di nga ako nagpaalam sa kanya na pupunta ako kilaalin. Kasi dapat gusto ko nga tulungan to. Lang, hindi yung gusto ko kita tulungan kasi kaibigan ito kasi irereklamo mo ko. Wala kang kwenta. So, ibig sabihin, Mike, the whole time ginugupitan mo itong si Allen, eh, syempre, siya yung girlfriend. Hati yung attention boyfriend mo. Boyfriend. Boyfriend? Anong boyfriend? Ingit ka lang kasi wala kang love life. So kasi, lagi ka naluloko at tinitiraan ng mga nagiging jowa mo. Unang-una, parang kumbaga bitter ka lang dahil wala kang love life. Oo, totoo. Pangalawa, sabi ni Mike, ay kasi ikaw pinipirahan ka lang ng mga jowa mo. Mike, para malinaw, sino kausap mo? Si Allen o si Negi? Gusto ko magtanong kanina, pinariringgan mo ba ako? Hindi po. Allen po yun. Okay, Allen. So hati ang iyong atensyon. Tapos nung nauka mo na, ano nangyari? Ikwento mo. Ayun po, umingi ako ng pasensya sa kanya, tapos pinagmumura niya ako. Pasensya? Anong pasensya? Bakit? Umingi ako ng pasensya sa'yo. Papasensyahan ko? Tama ba, Mike? Nag-request si Allen na kalbuhin na lang siya? Oo. Opo, nag-request siya. Sabi ko, wag na, edi mag-wig ka o kaya lagyan mo ng panyo yung bunbunan mo. Para hindi malamigan. Ano yung ulo mo, kaya... Ingit ka lang, unique tong buhok ko. Ikaw sa'yo kasi common na. Kahit ang shih tzu, may ganyan. Ito, tatlong taon yung pakikipagkaibigan nyo. Diba, magkaibigan kayo ng 3 years. Dahil lang dyan, pwede masira yan. Ewan ko dyan, kay Allen. May sasabihin ako, papakita ko kung anong ginawa niyan sa akin. Ay, patay. Ipapakita ko ha. Maganda naman ha. Ikaw na rin. Ano yung dapat ko pagpapasensyahan dito? Maganda naman ha. Ano maganda? Sira ulo. Sabi mo, lagyan kita ahit. Ayan, nilagyan ko ng ahit. Alam mo. Nung nakita mo nga na kinailangan kang kalbuhin na ganyan. Oo. May mga tao talaga na napaka-importante ng buhok nila. May mga tao na wala silang pakialam sa itsura nila basta maayos ang buhok nila. Yung buhok. Oo. Saka ba sa mga ganung tao, Allen? Eh, siyempre naman, kuya. Eh. Okay lang sana kung gumpit lang. Nakuha ako dito. Tingnan mo naman, ang ganda ng uka niya. Ang gandito eh. Oo. Eh, talagang... Eh, gusto mo may ahit, di ba? Gusto mo pa nga faded eh. Mag-makeup ako, tapos na... May mukha bang faded yan? Nakulo ka ka? Ayan, faded naman na na. Maganda naman. Hindi mo... Sabi niya kasi gupit, ginawa mo naman siyang taong lollipop. Mamaya. Di pumunta ka ngayon dito, iguglugan ko yung buhok mo sa anit mo. Kung pwede lang iglugan, susubukan ka nga dito. Alam naman natin, Allen, na kahit paano, babalik naman yan yung buhok mo. Pero siguro dadaan ka rin sa punto ng mga isa o dalawang buwan na mas marami ka pang bumbunan kaysa buhok, di ba? Allen, nung nakita yung bagong buhok mo ng mga kaibigan mo, nung mga model, nung mga kasamahan mo sa makeup, nung kasamahan mo sa industriya, nung nakita nilang nagkaganyan, ano sabi nila? Mukha daw po ako smiley. Totoo naman. Emoji. Eh, ang napakamahal pa ng wig. Medyo natabig ka, tatabingin. Ang ganito po yan, Pero kasi ngayon, Kuya Lu, may mga nabibiling wig na pwedeng idikit sa... Idikit. Kaya wala na. Anit. Mike, nung nangyari nga, di ba sabi mo, minura ka kagad ni Allen, eh ikaw ba, sorry ka muna, o sinabayan mo kagad ng init ng... Humingi ako ng pasensya, Kuya Luis, kasi alam kong kasalanan ko. Humingi ako ng pasensya sa'yo. Usap pa kami. Tapos galit na galit siya, gusto niya ang sapakin. Yung mukha niya. At
yung tatlong taon niyo bang pagkakaibigan, malalim yung pagkakaibigan na yan o magkakasama lang kayo sa isang lugar? Malayo po ako, Kuya Luis, nasa Caloocan po. Tapos dumayo pa ako sa Diliman para lang gupitan niya. Wow. Tapos nireklamo ako. Makapal mo sa ulo. Okay lang, at least may buhok. Ingit ka lang, unique kasi to. Eh, syempre. Halatang halata. Sinadya mo pagkalbo sa bobo ka. Di ko sinadya. Na. Ano ba yung pwedeng mangyari para mahupa ang iyong galit? Di ko nga alam, Kuya Luis, eh. Kasi paano ko naman, kung pwede lang bang bumili ka ng pandikit, lalagay mo isa-isa, eh. Di naman kaya, eh. Stapler? Naisip mo ba? Stapler? Huwag naman stapler naman, Kuya Lu. Ngayon, kung sakasakali man, dahil nakikita ko naman si Mike, kaya din siya ganyan kataas ang kanyang emosyon dahil nireklamo nga siya. Siyempre, kahit paano. Kaya nga, hindi niya nahiya, eh. Masisira. Pero kung kunwari ba si Mike, eto sa harap ng buong mundo, kausapin ka ng maayos, humingi ng tawad, pwedeng mag-sorry. Mag-sorry ng maayos. Dahil eto, siyempre, medyo mahirap ngayon na gawin in person dahil nga pandemic pa rin. Pero kumbaga, kung si Mike ba humingi ng maayos na tawad na may mga testigo pa talaga, tatanggapin mo ba yon, Alir? Napakahirap. Pag tinitingnan ko talaga ang mukha ko sa salamit, tapos ganitong kalbo ko, hindi ko talaga alam kung sasabihin ko, Kuya, eh. Kung sakasakali man na bumalik na ang iyong buhok, willing ka ba magpagupit ulit kay Mike? Ay, hindi na po. Hindi na po.